Mahal bumili sa mga mamahaling pancake outlet. Ayaw mo ring bumili ng pancake na gawa ng kapitbahay mo? Pues, magluluto tayo ngayon ng homemade pancake na sobrang dali lang gawin. At lalagyan din natin ito ng buttercream para ganahan kang kumain. At para sa ating mga sangkap na gagamitin, gagamit tayo ng 2 1/4 cup ng cake flour, 1/2 cup ng sugar, 2 tablespoons ng baking powder, 1/4 cup oil, 1 1/2 cup ng evaporated milk, 1/4 teaspoon ng salt or asin, 3 piece ng whole egg, and 1 teaspoon ng vinegar. Kung konti lang po ang lulutuin nyo ay pwede nyong hatiin ang ating mga sangkap. Para simulan ang ating pagluluto ng paborito mong pancake ay isisift muna natin ang 2 1/4 cup ng cake flour. Kung walang cake flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. So isa po sa paraan para maging fluffy and soft ang inyong pancake ay isisift po muna natin ito. And then maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng baking powder. Pwedeng baking powder, pwedeng Calumet brand ng baking powder. And then 1/2 cup ng sugar. So pagsamasamahin po muna natin itong tatlong ingredients na to. Isisift natin, tsaka natin haluin para ma-incorporate lahat ng ating dry ingredients. So iset aside muna natin ang ating dry ingredients. And then sa isang bowl naman para sa ating wet ingredients ay maglalagay tayo ng 3 piraso ng itlog. At imi-mixer ko lang po ito, ibibit natin ito. Kung wala po kayong mixer, pwede kayong gumamit ng wire whisk. So isa rin po ito sa sekreto para maging fluffy and soft ang inyong pancake. Combine na po natin ang ating dry and wet ingredients. At this time, maglalagay na ako ng 1 1/2 cup ng evaporated milk at 1/4 cup ng oil and 1/4 teaspoon ng salt. So haluin lang po natin ito, pero wag lang po itong ma-overmix na yung parang nagtutubig na siya. Okay lang po yan na mahalo lang natin, wala tayong makita na buo-buong harina. So ito, pwede na po ito. Huwag masyadong haluin. Kasi kapag sobrang nahalo, medyo matigas po ang ating pancake. So ngayon naman, lulutuin na natin ang ating pancake. Sa isang pan ay papahiran ko lang ito ng butter. Or kung wala po kayong butter, mantika na lang or oil. Pero meron naman po talagang non-stick pan na kahit walang mantika ay pwede na kayong magluto ng pancake. So ganito lang ang pagluto ng pancake. Hindi kailangan na ipiprito nyo siya ng maraming mantika. So ganito lang po siya. At kapag nakita nyo po itong mga kasosyo na medyo nagbubutas-butas na sa ibabaw, ayan, kagaya nito ay balik pa rin na natin. Mabilis lang naman po itong maluto. So ayan, nakita nyo naman. Ang ganda ng ating pancake. So ayan, pwede na ito. Ayan. So pwede nyo itong gawing pang negosyo, mga kasosyo. Napakalambot po nito. Ngayon naman ay gagawa tayo ng buttercream. Maglalagay lang ako dito ng 1 cup ng butter na room temperature and then 1/2 cup ng powder sugar. Kung wala po kayong butter, pwede pong margarine. So haluin lang natin ito hanggang maging smooth siya. Ang kinaganda po kasi nitong buttercream na to, hindi kagaya po kasi ng butter na mabilis siyang matunaw. So ito, pwede nyo po itong pang spread, ganyan tuwing kakain kayo. So optional lang po ito kung gusto nyo po lagyan ng inyong pancake ng ganito, or pwedeng pahiran nyo na lang ng margarine sa ibabaw. Pero kung gusto nyo medyo social kamo,
Ito na nga ang ating paboritong pancake na hindi pinagsasawaan ng lahat. So try nyo na rin gumawa ng ganitong merienda. Check na magugustuhan ito ng buong pamilya. At kung nagustuhan nyo po ang aking recipe ay i-follow nyo lang po ako sa aking Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!